Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo.
namin ng isang oras dito sa ating programang Serbisyong Bayani. At na bago tayo magpatuloy ng ating talakayan dito sa Serbisyong Bayani, ano kuya, gusto ko muna po magpasalamat sa lahat-lahat ng nakiramay po sa yumao kong kapatid last week po. Sa lahat-lahat pong nag-condolence po sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Condolence dito, Nelly. No? Condolence po. Okay. At kuya, magpakit. Ay, magandang, maraming salamat dito, Nelly. Maraming salamat. At magandang gabi, mga katropa. Lalong-lalo na, babatiin ko na. Kasi baka magreklamo na. Ang mga classmate ko dyan sa Jose Rizal University Master sa Graduate School. Hello. Si Dr. Aranas. Ay, hindi. Yung mga ano yan, mga professor yun. Si Dr. Aranas. Wow. Si Retired Colonel Gailan. Mm-hmm. Si Dr. Kapul. Wow. At si Dean Mariano. Yung yan din namin dyan. At maraming salamat po. Si Professor Fajardo. Mm-hmm. At meron pa ba? Siyempre si Dr. Baak. Maraming salamat sa suporta at walang tigil sa pag-correct ng aming mga polisiya, aming mga projects. Wow. At finally, na medyo na ano na rin namin, doon na kami sa stage ng ano na, for submission na kami. At hopefully po sa Sunday, sa Saturday po, nandiyan po sa GRU, together with my classmates, para i-submit na yung aming book. At syempre, congratulations dun sa lovebirds na yung na-classmate si Shena at si Martin dahil katatapos lang kanilang defense at yun, successful naman ang kanilang pag-defense sa kanilang pulisiya. At syempre, binabati ko yung aking komandant, ang komandant ng GSQ Training School, si Lieutenant Colonel Garen Pingin, ang aming chief admin, si Major Rayo, ang aming operation officer, si Major Pascua, congratulations sir dahil nakuha niya kanyang nakuha na ang kanyang pagiging major. Uh-huh. At syempre ang aming syempre ang aming napakasipag at very proud ako dito tinaling aming Sergeant Major sa GSQ Training School. Oh. Si Master Sergeant Francis Castromayor na syempre magre-retire na yan, kaya medyo nag-worry ako kasi wala nang ano, wala nang susutin, wala nang aayos. Oh, nagkamali ka. Oh, ayusin mo to. Kasi mas maganda kasi may natututunan ko. Yeah. Kaya parang may pinost ako sa Facebook that time, failure's the best motivation. Tama ba? Parang ganun. So, mabuti kasi meron akong senior na nagko-correct. Yeah, I mean, pinapapagalitan ka. I mean, kinukosyon ka. Oo. In a good way. Kasi talaga matututo ka. So, matututo ka talaga. Every time na ginagawa niyo yun, natututo ako. So, ayan mga katropa, no? Maraming salamat sa pakikinig at panonood po sa aming program ng Serbisyong Bayani. Hopefully, sana makontak po natin ang ating kaibigang katropa, si Director Posadas, para i-update. Yes, kasi nagkaroon tayo ng ano yun, nagbigay tayo ng tulong sa ating karating bansa sa Asia Pacifico. Okay. Si Director Posadas yung ating nagbigay tayo ng humanitarian effort as bilang part ng ASEAN. Mm-hmm. Nagbigay tayo ng tulong sa Indonesia. Yes. So, di ba na ano sila na na-hit sila ng tsunami, which is the possible na mangyari sa atin yon. Eh tayo naman ay nakakaranas tayo ng mga ganong klaseng trahedya, mga ganong kalamidad. Kalamidad, no? Yes. At sana dumaan lang, wag na mag-stay at wala na sanang maapektuhan. Maapektuhan, yes. Oo. At nako, congratulations kuya. Maraming salamat. Maraming salamat, brother. Maraming salamat, Tita Nelly. Nakatapos na din yung yes. Ano mo, yung master mo. At dahil dyan, naalala ko ngayon, nanonood si ang aming Sergeant Major, Francis Castromayor. At hello. Si Miss Aida, Francis Musni, at si Major, Lieutenant Colonel Diding. Classmate ko sa ano to, sa Curriculum Development Course. Hi ma'am, ingat po kayo kung nasan po kayo dyan. Hope to see you soon. Okay, at meron din dito si Dodi. Hello, Dodi. Ano bukas, ha? Sana huwag kang mababala. Guest ka namin tomorrow afternoon, 1 to 2 o'clock. Okay, thank you sa pag-likes mo dito sa aming programang Serbisyong Bayani. Okay, kuya, ano?
doon sa nakaraan, ako talagang sorry-sorry at talagang solo-solo mo parati yung mga oras na yun. Oo nga, ang problema nito, walang problema nito, Nel, kasi servisyo nga. Ang problema talaga ko ngayon, hindi wala akong number ni brother para kulitin. Pero ano, ayun, maraming salamat din sa pagpapaubaya mo sometimes sa akin dito at pag-spread ng aking wings. Kaya sometimes ako ay natatakot lumipad dahil dahil nga siyempre sobrang busy din, sobrang ano din, sobrang dahil siyempre nasa training school tayo, marami tayong mga ginagawa. Alam ko naman, nag-aaral tayo. Alam ko naman kayang-kaya manamat solo eh. Kaya yun, so konti na ponte na ano na rin at siyempre bago natin kusapin si brother. Siyempre babatiin natin siya, no, si General Kakilala rito at siyempre si Sir Los Banyas, Sir Los Banyas. General Los Banyas, good luck po sa inyong master's degree. Nagma-master's degree din niya, naku talaga. Talaga na mga dagdag ng dagdag yung kanyang kaalaman eh. Okay. Ay nako, bago ko introduce din si brother, ano? Sabi ni Ma'am Ding, no? Feels like home kapag napapakinggan ko ang DWW. Maraming salamat, ma'am. Ano to siya, officer na Air Force. Nakikinig at nanonood daw si ma'am at sabi niya, pinromote ko na daw siya na major. Ma'am, para sa akin, Lieutenant Colonel ka na. Captain si ma'am, na napakasipag at napakatalino. At marami din ako natutunan kay ma'am. Okay. Ma'am, ingat po dyan at patuloy lang po sa pagsuporta sa programang Serbisyong Bayani. Ayan po. Okay, ito muna ang ating guest ngayon. Na as always. Napakasipag na isang missionary ng yes. Ating... Kasi yung kanyang ginagawa, Tito Nelly, is... I mean talagang ano hindi matawarang at mabayarang yes. Servisyo. At iyan ang masasabi mong bayaning naglalakad. Okay, bumati ka muna, Brad, sa mga nakikinig sa ating programa. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa inyong tagapakinig, mga katropa, at maraming salamat, Ma'am Nelly, sa pag-invite muli at pag-guest dito sa Katropa Radio. At maraming salamat sa mga taong nakasama ko, ma'am. Kakagaling ko lang po ng Lingayen City, Pangasinan. Yan, Cook. Aside doon sa sinabi ni brother, tatanungin natin siya doon sa ano. Mamaya, mga katropa, regarding doon sa anong bang nangyari doon sa... Kasi for sure na hit, na apektado sila. No, ano kayong mga ginawa ni brother? Kasama ko ang mahal na poong Nazareno. Mm-hmm. Dinala ko po ang replica Senior Bless Pinyahan Chapter sa Lingayen City, Pangasinan. At yun, dalawang linggo siya na namalagi at iuwi na namin siya sa Sabado. At yun nga po, iniimbitahan ko ang lahat na patuloy manalangin sa ating mahal na ina. Ngayon po ay buwan ng Santo Rosario. Okay. At ipanalangin rin po natin sa buwan ng Nobyembre ang mga kaluluwa. Yes, buwan ng kaluluwa ng mahal natin sa buhay. Yeah, all souls and all saints day. Ayan. Sometimes kasi brother katropang brother na minsan na ano yung mga tao para nagiging mali yung kanilang perspektibo na kapag sinabing November 1 eh katatakutan. Di ba dapat hindi ganoon, di ba? Kundi ang November 1 ay buwan na mga santo. Ayan. At mga banal. Oo, ang November 2, yun yung araw ng mga inaalala natin yung inaalala. Yun ang magandang pakinggan. Inaalala natin yung mga yumao nating kapatid, mga mahal sa buhay na wala na. Sana wag na sanang ano yung mga Kuya, excuse me, patiin muna natin itong mga taga Malaysia, Kuya, basahin mo ngayon. Nako. Hello po. Salamat sa at na sinasabayan ninyo ating si Ma'am Ding. Andiyan siya nag-school yata sa Malaysia si Ma'am. Oo, and si Sergeant Ferdinand Pagatpatan, also known as Ferdy. Sa Brilon is watching with you. Nanonood daw sila ngayon. Hello po. Salamat. Pagpatuloy po ninyo itong pagtangkilik po dito sa ating sariling atin po. Ayan. Maraming pong salamat sa lahat ng nanonood o nakikinig ng ating programang Serbisyong Bayani. At kung meron po kayong katanungan o gustong idagdag sa aming programa, pwede po kayong mag-text dito sa amin.
para po nang sa ganun mailalay po namin yung mga katanungan ninyo o yung mga kagustuhan po ninyo. Yan. At tatanungin natin si Sir, si Brother, katropang Brother, kung ano yung mga Brother Mark. Brother Mark, okay. Katropang Brother Mark. Itatanungin natin si Brother Mark kung ano yung mga na ano yung nangyari doon sa Lingayen. Lingayen. Ano mga kailan ba 'to nangyari itong October 6? So wala pa yung bagyong ano. Tapos na. Oh. So naapektuhan ba yung area? Ang apektado ang Lingayen, ma'am, hindi kasi nagawi ako sa may beach walk nila. Okay naman, malinis. Mas malinis pa sa ibang sa mas malinis pa sa Manila Bay. Ang lupa doon, wala kang makikitang bato, pero malinis. Hindi mo makikita sa kanila na apektado. Siguro sa ibang bayan o katabing probinsya, like La Union, Ilocos, Baguio, Benguet. Ayan yung mas lalong naapektuhan talaga ng bagyo, na lalo na sa Benguet na maraming nawalan tayo ng mga kababayan. Diba sabi nga ni Brother Mark na inaano daw na ina parang dinala nila ang imahe o yung replika ng mahal na Poong Nazareno. Nazareno. Eh, meron din dumating dito yung kay Padre Pio din, di ba? Yes po. Incorrupt heart relic ni Padre Pio, siya po ay nasa Davao na yata. Wala na, brother, nasa ano na po yata, nasa Laguna or babalik yata sa Batangas. Pero meron daw po, meron din po ako nabalitaan sa isang kaibigan kong Franciscano. Magmo-motorcade uli siya bago siya umalis ng ating bansa. Pero idadaan din po siya uli ng Manila Cathedral. Yun yung na-message last niya. Last na yun. Yung last. Yun yung farewell. Yung farewell. Arrival niya na yun. I see. Ako siguro, no? At pagdasal lang natin kapag nakadalaw kayo sa mga ganyang klaseng kasi oportunidad yan ng isang Katoliko, no? Yes po. Na yung isang presensya ng isang santo. Malaking bagay po. Malaking bagay yan. Nagbibigay ito ng pag-asa. Nagiging positive yung ating pag-iisip dahil alam nila, alam natin bilang isang Katoliko, Kristiyano, alam mo parang may nakikinig sa'yo. Yes. No? Lahat ng healing natin, yung prayers natin, na gagabayan at nagagrant. Yes. Alam mo ba, Kuya, no, Brother Mark, prayers number one eh. Pag talagang down na down ka na, tapos wala kang mahingi ng tulong, ano, itong prayers number one eh. At yung ibang nahingian mo ng tulong din tulungan ka sa ipanalangin sa problema mo, ang laki okay. Ng maitutulong. Yes, alam mo Brother Mark at Tita Nelly, nung ano pa kasi nung nakaraang linggo, I think, pumunta dito ang parang inano namin dito sa Campaginaldo yung 18th Congress ng Fatima, parang yes. Something like ganun na tema. So yun nga, nagpray may mga sundalo doon, pati si General Galvez, ang ating chief of staff, andoon, their lead, nag-lead sila ng rosary from lahat ng misteryo, at makikita po naman na sinuportahan nito ng mga kasundaluhan, pati mga dependent, pati mga estudyante, nagparada from Anupi going to St. Ignatius Cathedral. Before, ilang buwan pala nakakalipas, galing dito sa inyo ang relic ni Saint Therese of the Child Jesus. Yes. Pumunta ako din, Brother Mark, sa ano, sa Pasay. No, sa may Philippine Air Force. Villamar Air Base. Resorts World, some area na yon. So kasi nandoon, hindi ko siya tasking or wala namang direktiba or kung yes. Sana kailangan pumunta ang mga sundulhan at magbigay ganito. Hindi. Pumunta ako talaga. Talagang binisita mo yeah, siya. Every ano yata pumupunta andyan may relics diyan. At isa sa pinakamaganda nakita ko that time nung 'di ba pumunta siya sa ating bansa. Sa may Saint Therese. Yung sinundan niya na ano na bisita niya yung may madrigal singer ang ganda may concert na ang ganda Tita Nelly amazed ka tapos pa yung mga flowers kasi yes. Diba, parang may sign of flowers si Saint Therese dito sa heart niya yeah. Napakagaling po niya kasi number one
meron po silang version ng kanta ni St. Francis of Assisi. Sino si Madrigal? Yung kinakanta mo yun, ah. You make us... Alam mo, itong ating kasama, si ay, Kuya, yun ba yun? No? Akala ko kasi yung kay Ryan Kayabyab version. Uy, ano nga ba yung kinakanta mo siya? Nalimutan ko ni brother, eh. Parang, Hindi siya. Singer namin to. Ang ganda ng boses niya. Hindi naman. Grabe ka naman, Tito. Isa siyang miembro ng D and the Choral. Wow. Okay. Yeah, si Maylord. Si Maylord. Maylord and my God. Maylord Ramana na nakikinig. Brother, yung... kasi kay St. Francis din dito kanta nito. Lord, make me... yung other version nun. Make me instrument. Yan ang kanta ng Madrigal Singer. Ayan, pero meron pa... Gumawa rin ng kanta si Ryan Kayabyab. Ayan, ako. Ito po yung sa mga nakikinig po, ano, ito po yung parang inuulit po namin yung mga history ng mga santo po. Ayan, doon sa hindi po nakakaalam. At ngayon po'y buwan ng Santo Rosario. Santo Rosario. Na panatilihin po natin magdasal ng Santo Rosario dahil yan ang sandata natin mga Katolikong Pilipino sa anumang pagsubok at tulos at problema. Alam mo, totoo yan. Kasi sinabi nga dun sa 18th Congress, talagang mga general, pati yung first chief master sergeant, kasama at yung mga kanila mga ladies. Andun nag-rosa. Nag-lead sila ng prayer as mga sundalo din, nagsumasagot din. Sinabi dun kasi na patuloy na magdasal. Gumitin ng Santo Rosario. Tapos aside doon sa pop, kasi may binibigay eh. Mm-hmm. Yung scapular. May mga kwento daw ito. Oo. May mga kwento yes. ito. At syempre binabati ko yung St. Carmel dyan. Carmelite yung mother ko. At CWL, yung aking mother. Dyan sana, hopefully sana makapunta rin ako dyan. Dun sa may... Carmelite sa may Batangas. Sa Lipa na yata. Sa Mediatrix sa Lipa. Yes, Lady of Mediatrix. Of all of grace. Okay. Napakaganda ng kwento, brother. Totally ito nga pinag-uusapan natin. Yes. Servisyong ano to, ha? Ang ganda, nakakakilabot. Mm-hmm. Kasi, di ba, ang kwento kasi nun, talagang itinago ito. Pinatahimik ang lahat ng mga madre. Opo. Pati yung actually ang dasal natin ngayon sana aprobahan ng ating Santo Papa na maging historical church na katulad ng ang tawag nito kilalanin na ang Birhen na tagapamagitan ng biyaya. Ayan. Yun po kasi during that time na yun nga sinabi ni Serge na tinago at namatay na ngayon si Sister Teresing ang pinagpakitaan ng mahal na Birhen. Yes po. Okay. Thankful na lang tayo dahil yung pinagpakitaan ay doon nakalibing sa compound. Nang si Sister Teresing talagang madre siya. Yes po. Ang family nila talaga is very well known sa that time, mga panahon na yun talagang kilalang kanilang pamilya ang kanilang angkan. Tumakas itong magandang babae nito at pumasok sa kumbento. Hinabol siya ng kanyang kuya na may dalang baril dahil pinapalabas siya. Lumabas ka dyan! Ganito, ganyan. Pero dahil bukasyon niya na mag-serve sa ating Panginoon, nag-madre siya. Ayun. At ang daming sinabi sa kanya. Mm-hmm. Ultimo demonyo, nagalit sa kanya. Yes. Nagalit sa kanyang demonyo dahil masyado siyang devoted dun sa kay Mama Merlin. At yung mga petals dito, Nelly, bumagsak. Yes. Wow. I-clear muna natin, Kuya, sa mga nakikinig. Ito po nga aming pinag-usapan ni sa ngayon po sa panahon ng ating Santo Rosario. Bigyan po natin ng pagkakataon itong ating guest ngayon na si Brother Mark Dr. Lero. Isa pong missionary siya. Kaya pagkakataon na po natin ma-recollect natin yung mga history ng mga santo-santa natin. Okay, ako po minsan hindi ko po alam yung ating mga kaya ako, we are glad to be our guest. Thank you. Bro. Alam mo, Tita Nelly, to tell you honestly, nung bata ako talaga, malaking bagay sa akin na yung mga lola ko talagang nagsiserve sa simbahan. Oo. No? At
every time nagliligo kami ng umaga para umattend ng misa. So doon mismo sa harapan kami pinaano umattend kan mga church activities. Alam mo si Tito Nelly, Brother Mike, one time na hindi ako nagising. At hindi ako makapagsiba kasi probinsya kasi morning ang misa. Ano na yun, nakagisnan na. At talagang yung mga matatanda magagalit sa akin. Thank God kami dahil sa lumaki kami sa lolo't lola namin, sa mga lolo, mga kapatid ng lolo, sa mga matatanda. Talagang yung stricto, talagang ano, mag-rosary. Marunong ako mag-rosary. At yes, talagang nagamit kayo sa pag-sundalo ko until now na marunong mong mag-rosary. Tinan mo naman ngayon, malawak na yung larap. At syempre, binabati ko ang mga taga-Liceo de Baleno. At nagpiesta sila Brother Mark Titinelli noong October 11 and 12. Nuestra Señora del Pilar. Hello, happy fiesta po at sa happy fiesta rin sa Santa Cruz, Manila. Santa Cruz, Manila. Ah, Del Pilar din sila. Del Pilar. Del Pilar. Sambuanga. Coronada po sila, Coronada. Nang Mahal na Birhen. Okay. So, yan sa amin, isang maliit lang na poblasyon ng ng Baleno, Masbate. At ang Masbate po ay kilala sa isang sa mga Rodeo de Masbate, yung mga bakahan. At ito ang tinatawag na cowboy of the Philippines. Mga ranchero. Yung mga ano, kaya every time pag magpiesta yung mismong Masbate City, eh naka-cowboy at tayo lahat ang mga tao. Yes. Alam mo, Brother Mark, ano, ito yung mga na-stress, yung mga kabataan natin na hindi kaya yung kanilang mga problema, 'di ba? Maraming nagpapatiwakal dahil yung kanilang wala silang nahinga ng tulong at saka o ng advice kasi hindi sila makapag yung ibang parents kasi magagalit sa mga anak nila kung nagsasabi ng yung problema nila. Kaya minsan ang mga anak natin hindi nakakapagsabi sa atin ng kanilang mga problema. Kaya yung iba, kaya kami Tita Ned, dati mga kabataan kami, Brother Mark, pag wala na kaming pasok, wala na kaming pasok kung ba tapos yung klase, I mean graduate, yung commencement exercise, yung bakasyon na, yes. Mm-hmm. Hindi mo kayo makikita na same semestral break. Hindi yung mga ganun. Hindi yung sa mga high school, elementary, di ba may mga commencement exercise. Mm-hmm. So magpapahinga ka dyan for lang months. Kami ang ginagawa namin niyan, Tita Nelly, Brother Mark, eh talagang sinasama kami sa church ng aming lola. Yung lola namin na walang asawa. Mm-hmm. At doon kami mag-serve sa simbahan. Maglinis kami ng simbahan. Pagmatin ng katekismo. Mga ganun, mga church activity, katekismo, mga retreat. Nagsakristan ako. Naglilinis. Pag may mga kasal, sinasama kami para magbitbit ng mga masitera sa mga paso. At ano. Mm-hmm. Alam mo, hindi ko pinagsisisihan yun, Brother Mark at Tita Nelly, dahil yung mga nangyari noon, may mga purpose yun. Kung sumama ako doon sa mga classmate ko that time, mga kaibigan ko kung anong ginagawa ko that time, at hindi ako tumutulong sa simbahan, or siguro nalinis na rin ako kahit papaano. Nalinis ako ng maling dandas. Nag-guide ka lalo. Anuhin natin yung mga parents na nakikinig o nanonood ng ating programa, yes, ngayon, ano, wag na, ipatuloy natin po yung mga kinagis na natin nung maliliit tayo na pagka angelos, yung mga bata, magdadasal, at panatilihin natin, wag nating alisin sa ating mga Pilipino na pag kung sinong dumating na matatanda, magmamano ka, yung parang respeto sa mga, ngayon wala na, hindi mo na makikita yung mga maganda kasperyo yan, Tita, na yung pagmamano, Pilipinong-Pilipino, yes, yan. Kaya at, dapat doon sa mga magulang, wag nating kalimutan na paalala sa ating mga anak. Yes. At yan ang trabaho ng ating kaibigang katropa, Brother Mark. Yes. Okay. Brother Mark, ano, sa ganyang trabaho mo as missionary, ano, anong masasabi mo sa ating mga kabataan ngayon? Ayun nga po, masasabi ko lang po sa mga kabataan ngayon. Tulad nga po na nakakasama ko mga kabataan din sa Deboto ng Nazareno. Bago po ang lahat, babatiin ko po Monsignor Ding Coronel ng Maynoy Basilica. Hello, Monsignor. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Opo. At ako po ay new elected, appointed
na isang spiritual advisor ng IHOS NPJN ng Quiapo at ang buong chapters ng buong Metro Manila na hawak ng NPJN. Maraming maraming salamat, Tatay Boy, Manahan, Maranan, at yung sa presidente sa labas na si Pres Paul Banwa, at sa mga kapatid kong deboto dyan sa Pinyahan, lalo na si Kap Julian and Kap Daisy. Maraming salamat sa paggabay sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako ma-appoint bilang spiritual advisor. Katiwala ka, brother. Yes. Isang obligasyon yan. At naniniwala kasi mga nasasakupan at mga yung nasasakupan ng inyong ano, ng distrito. Distrito ba tawag doon? Lahat ng mga tao na nakikita doon, nakikita niya sa iyo na kaya mo na itong mga challenges. Hello, brad daw. O, batiin mo raw si Milord. I see Maylord. Maylord? Maylord and my God. Oh, oh yes. Oh. Magaling na. Hello. Yan. Magaling na physical therapist natin. Hello yan. Po. Hello po. Ayan. At yun nga po, appointed at yung mga hawak kong different chapters. Puro kabataan sila, ma'am, binabati ko. Lalo na yung nagpahabol pa bilang spiritual advisor nila ako. Ang barangay Bagong Silangan, ma'am, sa may Quezon City, Falconet, Veterans. Veterans yung area nila, sa veterano talaga. Yes. Binabati ko sila. Maraming salamat sa suporta at pagtitiwala nyo sa akin. At yung kabataan niya, ma'am, balikan ko po yung tanong nyo. Marami ako nakasamang kabataan. Ang iniwang ko sa kanila, number one, yung pagmamahalan sa magulang, ayan, sa pamilya. Yes. Tapos yung salita ng Diyos na isa puso nila, mm-hmm, 'di ba? Yung pang-apat, yung igalang mo ang iyong kapwa at respetuhin mo yung iyong kapwa. Yes, diba? Kahit hindi mo kaano-ano, basta nakakatanda sa igalang mo. Yes, yung pinaka mataas talaga, igalang mo ang Diyos ng higit sa lahat. Mm-hmm. Yun, tinuturo ko sa kanila, yung mga kabataan, mas taon-taon dumadami ang deboto ng Nazareno, number one na ang mga kabataan. Mm-hmm. At isa sa mga deboto dyan is yung dating presidente, ay vice president. Si Nellie de Castro. Yes. Yun po. Maraming Dinto. Si Coco Martin. Taon-taon lagi silang nag-guest si Coco Martin at si Angeline Quinto sa Vigilia o Vigil bago ang translasyon ng Nazareno. Translasyon. Ayan. Diba sa panga sa as missionary ka, no, iba-ibang ugali ng mga kabataan ng na haharap mo, no? Yes po, Ma'am Nellie. Yun nga po, sa prosesyon pa lang diyan kasusubukan na ang prosesyon maging sagrado at maging solemn. Hindi mo nakikita minsan ang prosesyon ay nakikita na ngayon pinaglalaroan na ng mga bata. Hindi na talaga nakafocus yung feet nila sa gawaing spiritual. Okay. Ayan, nasa linya natin ng programa natin si Director Edgar Posadas. Hi, sir! Hello, sir. Magandang gabi sa iyo dyan, sir. Ay, magandang gabi po at magandang gabi sa iyo. Thank you. Narinig ko na naman yung boses ng ating ng Servisyong Bayani. Okay. Sir, apo, sir, hingi po ka sana kami ng updates regarding sa activities ng ating OCD, ng ating NDRMC. Ah, okay po. Sa ngayon po ay nandito tayo sa base operations ngayon ng William Moore Air Base, no? At kasasalubong po natin dun sa ating second International Humanitarian Assistance Team mission composed of yung crew po ng Philippine Air Force na 17 at 14 po. O 12 na iba-ibang galing sa iba-ibang ahensya na ang nagdalaho ng ating tulong sa second time around doon sa ating pagtulong natin sa ating sa ating kapitbahay na hingahoying Indonesia in relation to the 7.2 magnitude earthquake na nagkatap doon sa island ng Sulawesi mga 2 linggo na ang nakakalipat. Ay, sir, sino naman po yung mga ano natin, mga personalidad diyan na kasama ngayon sa pagsundo pagsundo sa mga ano sa ating contingent galing Indonesia? Okay. Ang military na sumalubong po dito ay yung Deputy Wing Commander ng
520th Air Base Wing si Colonel Talha. Mm-hmm. At yun yung siyempre ho, yung the full force ng Philippine Air Force, nandito sila para sumalubong. Ganun din ho yung mga iba't ibang ahensya na represent ng NDRMC ay nandito rin ho para ipakita yung ating mainit na pagsalubong dun sa ating contingent. In essence po kasi this is a new role, no, para sa ating mga Pilipino. Mm-hmm. Tayo lang ang nagre-receive ng tulong. Yes. Ngayon, ang road ho natin, tayo na ho ang tumutulong sa kanila ngayon. At this is good kasi napakasarap po ng pakiramdam, no? Sabi nga ho ni SLD nung first na pagsesend off niya nung siya ay nandito, gusto sana natin na mas maaga. Yun ho yung sinabi niya dun sa official ng Indonesian Embassy sa Maynila na nandito noon, no? Sabi niya, we would have wanted to send our humanitarian team earlier, but unfortunately at that time tayo rin ay nahuhukay ng ating mga sariling mga kababayan dito sa Itogon at dito rin ho sa Naga, Cebu. Pero ganun pa man din po, hindi ho ito naging adlang para tayo ay makatulong at mag-extend ng ating assistance sa ating mga kababayan in need dito ho sa Sulawesi, Indonesia. At ito naman ho ay na-appreciate ng ating mga fellow ASEAN na in need, no? Ito ay in keeping with yung slogan natin ng One ASEAN, One Response, no? At isa ho tayo sa sampo na mga bayan na bansa na hiningan ng tulong ng Indonesia. At tayo ay nagpadala ng unang-una ng cash donation na $300,000. At meron din ho tayo mga generator sets, water filtration sets, family kits, at iba-iba pa pong mga itinamigay natin mga tents po na pansamantang titirihan ng galing sa DSWD. Ito ho ay isa pangunguna at this was facilitated by the NDRMC as a council, which is headed by, of course, the Office of Civil Defense, na pinamumuluan po ng ating Buting Civil Defense Administrator, si Undersecretary Halad. And of course, ang NDRMC po ay pinamumuluan ng ating Buting Secretary of National Defense, Secretary Delphine Lorenzana. Yes, sir. Yan. Sir, ano po yung mga naibigay nating tulong aside dun sa mga nabanggit nyo kanina? Nagbigay mo ba tayong tulong like yung mga responders natin, yung mga specialty natin ng mga tao? Like for example, canine or nagpadala tayo ng mga rescuer or ano man, sir? Ano po yung mga naibigay natin? At that time mo kasi on standby yung mga yun, yung search retrieval, search rescue and retrieval teams natin plus yung K9 ng Philippine Coast Guard. Pero unfortunately po, hindi na ho kinailangan dahil at that time mo meron ng enough na mga tulong na dumating sa kanila. At ito nga hong second mission ay yung ating mismong sasakyan, no? Yung ating C-130 Hercules plane ang naging parang logistics support natin doon sa kanilang mission doon sa Indonesia. So, kinailangan din ho yun. Malaki hong role ang ginampanan dito ng ating Armed Forces of the Philippines at papasalamat din tayo, no? Sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, na sa pamumuno po ng ating Chief of Staff, General Carlito Galvez, of course, ng butihing Commanding General ng Philippine Air Force, si General Quintanar, at na sampu ng kanyang mga opisyales, at napakalaki ho ng kanilang kontribusyon dito sa successful mission na ito dahil kung wala yung mga magigiting na mga sundalo ng Philippine Air Force at ng buong Armed Forces of the Philippines, pero din ho tayong pinadala na representante from the 525th Engineering Construction Battalion ng Philippine Army noong una dahil sila ho ang nag-turn over ng water filtration set. No? At ngayon din ho, meron din ho tayong mga iba pang mga opisyales coming from the different service dito sa second mission. So, kitang-kita ho ang partisipasyon din ng ating Armed Force of the Philippines dito po sa ginawa nating humanitarian response ito. And for that, we would like to thank them and congratulate them for the role, the very important role that our armed forces has played in this very successful two missions to Indonesia. Wow. Ano yan, sir? Yung di ba nagbigay tayo, sir? Nagpahiram ba tayo, sir? O nagbigay? Like, for example, the generator. Binigay na po natin yun sa kanila. So, iniwan na natin yung mga generator set. Oo.
Yes, so binigay natin. So ang bet talaga din na talaga nga saludo ko sa mga kasundalan natin at dito sa ating gobyerno ngayon. Congratulations. Anyway, sir, congratulations po sa inyong team. At alam ko yung Saturday and Sunday nyo ay binigay nyo at binuhos nyo po ang energy 100% ng mga katropa natin doon. At ano po sir, next question namin ngayon sir, change topic tayo sir. Ito bang nararanasan natin? Hindi ko alam sir kung ikaw yung karapat-dapat na sumagot nito. Ito bang nararamdaman natin ngayon, umaaraw, ang tindi ng init at umuulan. Ano po ba ito, sir? Nawala na. Director? Saan po natin napag-ulan? Apo. Ano po yung mga nararamdaman natin ngayon? Ano bang meron ito at... Ito po yung mga thunderstorms at saka yung bandaho sa Visayas, no? At saka yung mga kaulapan na nakikita natin, ito yung tinatawag natin na intertropical conversion zone or yung pagsasanit ng hangin na nagdadala ho ng kaulapan at pag-ulan. Pero sa ngayon ho, wala ho tayong bagyo na sa pagtaya po ng pag-asa hanggang sa weekend, wala ho tayong nakikita ng weather disturbance other than the intertropical convergence zone na in effect po dito sa ating bansa sa ngayon. So ayan, maraming salamat sir at belate advance happy birthday sa iyo sir. Ay, matagal pa. Magdalabay na. So alam mo yung sir. Sa pagkakataon. Maraming salamat po sa ating Armed Forces Radio, sa ating Katropa Radio sa pagpanatiling pag-suporta sa atin sa mga efforts natin. Maraming salamat po at magandang gabi po. Magandang gabi po sir. Ayan po. At yan po ang tinig ni Director Edgar Posadas. Isa ding sa katropa din natin yan dito sa Serbisyong Bayani. Serbisyong espiritual at serbisyong bayan. Tingnan mo, nagbigay tayo ng worth $300 na donasyon, pera para sa ating kapitbahay na Indonesia, no? At nakakalungkot kasi nakaranas sila ng ganun. At ngayon din, siyempre, kahit di tayo, meron din tayong pinagdadaanan. Like for example, sa Itugon Binggit and sa Naga Cebu. No? Tutulungan tayo and then tayo tumutulong din. Magtulungan tayo. Kasi membro tayo ng ASEAN eh. So, yes. Ito yung mga contribution natin na ibibigay. At maraming salamat sa AFP. Sa effort at humanitarian resources at the same time yung C-130 natin yung mga katropang Air Force natin at syempre sa pumuno na rin syempre yung General Calvez ating chief staff at ang OCD na sila Sir Halad at yung team po ni Director Posadas. Ayan po ang ating masikasig na doctor pa na kunanya pa yung parang si Sir, nasa kanya ng lahat eh. Yung pwedeng magsabi na kung may bagyo. Nasa kanya ng lahat. Tsaka naku, talaga napakabait ang ating kasama niya. Ikaw congratulate na ba natin ngayon si Sir? Hindi pa. So wala pa yata. Siya na lang magbigay ng idea kung ano ng position niya ngayon. Answered congratulations. Alam answered ko prayers ako. Yata si Sir. Ano? At adagpan yung bagong challenges na naman yan. So mga katropa, ang Serbisyong Bayani po ay patuloy lang po na nandirito. At kami po ay humihingi sa inyo kagaya ng ginagawa natin dito. Tulong para sa ating mga katropang nasa lanta or nangangailangan ng tulong like for example sa Itugon Binggit at sa Naga Cebu. Hindi lang po Tita Nelly yung syempre hindi lang yung mga materyales or mga ano syempre kailangan nating spiritual Brother Mark. Yes po. Yung pagdasal, ang pagdadasal sa ating mga kababayan. Isa din sa mga importanteng serbisyo may tutulong natin yan. At ayun, Tita Nelly, nakikinig ang iyong kaibigan na si... Nakikinig yung inaanak ko si Nimpa. Hi, inaanak. I miss you. Naku, yan, isa din sa tumutulong sa Serbisyong Bayani. At syempre, ito din, teacher ko din ito eh. Teacher ko ito. At kung bakit nandito ako at gumaganda ang aking boses? Walang iba kundi ang boses ng bayan, boses ng armed forces. Magandang matinig na si Miss Karel Dabu. Ay, hello po. Yeah, Ma'am Karen Dabo, yan. Si Ma'am Karen Dabo, naging teacher ko siya sa ano eh. Sa saan? Pwede sa music. Pwede sa ano, sa MC. Toastmaster, something ganun eh. So, hello Ma'am Karen, magandang gabi sa'yo. Ayan, at eto na po talaga.
At talaga kuya, lubos tayong nagpapasalamat dito sa ating guest ngayon. At sana wag mo kaming iiwan, Brother Mike, sa kapag kami nangangailangan ng servisyo. Servisyo, ayan. Ang number one talaga is prayer. Pag may problema kayo, pwede kayong tumawag dito at talagang bibigyan kayo ng spiritual advice. Yes. Iyan pong importante sa atin eh. Kasi kung tayo may mga problema, at wala tayong nahihinga na kapares mo, brother, at huwag doon sa ibang tao na pagtatawa na ako, mabuti nga sa'yo, mabuti nga sa'yo. Diba ganon? Eh, si ano nga, si Sister Tering? Teresing. Teresing, eh, uminom, hinugasan niya ang paa kasi instruction ng mahal na Birhen. Inutusan na hugasan mo ang paa ng Mother Priors, ba ang tawag doon? Mother Superior. Mother Superior, at inumin. At pero sinuka naman itong madre. Pero dahil ang ibig sabihin din po pala ay pagpakumbaba, humility, pagpakumbaba. At ang hirap ng obedience, at sa totoo lang ang hirap ng ganun, lalo na tayong tao, normal na tao, ay may, hindi natin maiwasan, may fried chicken tayo. Yes. Alam mo kuya, sa panahon ngayon, hindi importante ang pera eh. Yes po. Ang importante yung malinis ang budhi mo, yung tumutulong ka sa kapwa mo, na walang ibang kapalit na hinihiling ka, yes, 'di ba? Napakagaan sa ating kalooban kung ikay tumutulong, at yung hindi sa pera, hindi sa mga, yes, ano yung na, yung mga kapares mo, brad, yes, spiritual advice dun sa ito si kuya na eh, ayan talaga. Nako, congratulations, yes, again. Yes, maraming Tita Nelly. At sa... Natapos ng masteral mo. Yes, at... congratulations. Thank you, Brother Mark, sa prayers at sa motivation. At kailangan natin yan. Dahil ang pinaka-the best motivation is yung failure sa buhay. Yes. Huwag kang titigil doon sa failure. Correct. So, magandang motivation, magandang servisyo ito, Brother Mark. Ano? At sa November, somewhere on November, last quarter ng November, last day or weeks ng November, nasa Mindoro ako. Hopefully sana matuloy. Wow. Dahil tayo mag-ano tayo, resource speaker na ako. At maraming sa tulong, maraming salamat na rin sa tulong po ng ating mga kaibigan sa Office of Civil Defense, lalong-lalong kay Director Posadas, Engineer Rances, kanilang pagsuporta, magbibigay sila sa akin ng mga resources para ako yung magdadaldal doon sa mga, wow, mga ano, tawag nito sa mga regarding disaster response. Disaster, kasi, di ba, mga resilience. Yeah, yun ang masteran mo, disaster? Yeah. Wow. More on disasters, kaya yun. Kaya congratulations again. At matapos mo na yung pinakamahirap na, yan ang pinakamahirap yung magagawa ng thesis, yes, ano? Yes. Ayan. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo yan. Press 1. Press sa mga Facebook ano natin listeners, uh-huh, press 1 kung gusto niyo na mag-PhD. Okay. PhD, paubusan po ng buhok ito. Pero hindi, pumapogi ka kuya eh. Ano lang tong filter ng photo ng camera. Maganda lang po ang ano ng dito mo, sa hindi, dito hindi sa radio station natin, maganda lang yung light. Hindi halata ka sila, nagdadala lang. Hindi ka halata na maganda ka magdala ng ano mo eh. Maraming salamat sa tulong mo, Miss Nellie Ababon, ang aming reyna ng ating programa. At yun, Tita Nelly, November na. Oh yeah. Malapit na ang ating anniversary. Ating anniversary. Ilang years na lang tumatakbo, Tita Nelly? Nine na. Ayan. At tinatanong po ni Ma'am Nympha. Hindi ko pa po alam kung saan sa Mindoro, pero ito po ay barangay. Ayan, oo. Barangay po ito. Tatanungin, nalimutan ko yung, ano, meron po akong outline. Hindi, Mindoro kasi yung inaano ko eh. Ay, ganun eh po ba? Ayan. Sana magkita pa tayo dyan, Ma'am Nympha. Oo. At sana makakarinig po kayo ng aking sasabihin regarding sa disasters. Saan ka ba doon? Hindi ko pa po alam, Tita Nelly. Merong, nalimutan ko kasi yung checklist eh, pero... Iyano ka lang. Okay na anak, ang tabayanan mo, at i-announce namin kung kailan, at pupunta tayo, isama mo ako, sasama tayo. At, ayan. Dito yung ating station manager na napakasipag. Yes. Resource speaker siguro, maraming salamat mo na kay Dr. Baa, kasi siya yung nag-push sa akin na gawin ito, kasi research paper ko that time yan. So, mm-hmm, kailangan ko na merong exposure or something na, I mean, na-perform ko yung bagay na yun. Yes. At yun, Tita Nelly, at Brother Mark,
patuloy lang po na suporta dito. At hindi pa namin alam yung plano para sa aming anibersaryo. Mm-hmm. At hopefully sana makita natin at makadaupang pala natin yung mga dating nakopo dito, sila General Kakilala at Colonel Banyes at Director Edgar Posadas. Ayan. Pero si Sir, basta sa panahon ngayon, ang daming yung problema, kaya ang dami niyang challenge. Ang daming challenge niya, kaya talagang deserving siya sa kanyang position ngayon. At siyempre, kung malaman mo ang ngayong position niya ngayon, siya na lang kasi kaibigan mo siya, siya na lang magsabi sa'yo. Alam ko. May letter A. Alam ko na yan. Dagdag challenges yes, naman. Yes. No? Maraming salamat. I hope and pray na ganun din na mararating mo talaga. Ay, sana. Basta yung mga nakakasama natin dito talagang umahamat. Minsan ka pumunta nga sa opisina. Kasi nag-tour, may mga student ako, tinur ko dyan sa ONDRMC. At natuwa sila dahil nakita na yung function, yung area. Mm. Yung ano bang kapasidad nitong building na to. Makikita mo doon yung kung paano yung takbo ng mga bagyo, no? Yung yan, malalaking TV. Malalaki. Siyempre, pumunta siya doon, titingnan siya ng mga ladies. Sino ba itong babae na ito na pumapasok dito? Tapos biglang may dumating na director po sa atin. Ni ano siya, kasi nagbebeso-beso sila eh. Aba, malakas ako. Hindi naman eh. Talagang mabait lang yan sa atin. At isa siya sa naglagay ng programang ito dito with the General Kakilala. Talagang ayaw ko pa nga noon. Sabi niya, sige, upo ako dyan. O, sila nga naupo noon during that time. Yes. At sa lahat, patuloy nyo lang po, Brother Mark, pagdasal itong aming program ng Serbisyong Bayani para maging ano din po ito, magiging daluyan mo din ito. At magpatuloy pa ang ating mga pagtulong sa ating mga kapwa. Sa patuloy na pagdadasal mo sa Serbisyong Bayani programa natin, maging daluyan mo ito ng inyong mga announcement, ang Serbisyong Espiritual. At malaking bagay yun sa panahon ngayon, Tita Nelly, Brother Mark, sa panahon ngayon. Nako, kadami natin problema. Maraming pagsubok na dumating. Maraming pagsubok. At minsan, sometimes, ito nila, even myself, nawawala na ako, kaya ko pa ba? I mean, daming challenge. Daming, minsan, yung trabaho ko, medyo nalilis na, parang ano na. Pero kailangan mo talaga na mag-focus. Kailangan mo talaga ng Lord bago mag-umpisa ito, maging okay po lahat. Kasi, alam mo, tita nila, Brother Mark, talagang totoo ito. Ang demonyo nandito lang. Ay, oo. Yes. Nararamdaman mo ang demonyo pag ikay, yes, for example, nagsisimba. Kapag nagro-rosary ka na, Tita Nelly. Magaling tukso. Yung tipo, aantukin ka. Oh, yes, ganun. I mean, alam po yun yung mga signalis na mantok ka, boring ka. Pero kapag nagsisimba ka, nakafocus ka na maigit, nakatutok ka, parang nagji-gym. Kung nagji-gym ka, dapat nakatutok ka doon sa exercises. Sa exercise, sa routine mo na ginagawa. Kung mahina lang tayo at nagro-rosary tayo, naantok tayo, uy, wake up. Andyan na yan. Andyan, yes. Kasi ayaw nila yung ganun eh. Kaya nga eh, alam mong isang bagay, pag talagang ipinokus mo kay Lord, talagang makukuha mo eh. Kaya doon sa mga nawawala ng pag-asa, no, hindi ibibigay ng ating Panginoon yung ating kahilingan nang hindi ikabubuti ng isang, yes, humihiling ng kagustuhan. At huwag natin yan kalimutan yung alalahanin ng Diyos kahit magdasal. Kasi pag nandiyan na ito ang problema sa mga kapatid nating na pag binigay na, hindi nila kayang pasalamatan, Lord, thank you. Ay, nako. Guilty ako dyan, Brother Mark. Kaya natutuwa ako dahil pag ever time na may ganyan, parang nare-remind ako. Kasi kailangan natin may somebody na magre-remind sa atin. Yes. Hindi, ito yung sinasabi natin, hindi sa Kriska, sa Romano-Katolikong pamamaraan, pero sa lahat, ano mga relihiyon nyo or paniniwala nyo, alam ko naniniwala personal, pag may Diyos talaga, pag may pagmamahal, andyan ang Panginoon. Yes. Yes, oo. Hindi, regardless kung anong ginagawa mo, tuwad-tuwad ka dyan, yes, kung nararamdaman mo ang Panginoon natin dyan, yes, go. At saka, ano, think positive. Yes. Think positive. Kapit lang tayo. Oh, kapit lang, besh. Kapit lang, kaya natin ito. Iba tayo. Iba tayo. Ayan ang Katropa Radio. Iba tayo. Iba tayo. Kasi alam mo, pagka ikaw eh, may problema kang dinadala sa buhay mo, tapos eh, ang nasa isip mo puro negative, wala, magda-down ka talaga. Yes. Kaya doon sa mga nakikinig, ano, think positive parati. Kapit kaya lang, ito, huwag iba kang tayo. Aayaw. Huwag kang bibitiw.
Yan, yeah, kagaya ni ano ni Mark, di ba mga challenges siya na ano. So, yan. Eto, eto na. Eto. Ayan din si Buddy Mark. Turo mo din siya. Eto na mo si Tita Denny. Alam mo, eto, eto talaga. Ang binigyan ni Lord ng challenge sa buhay niya. Kasi kahit na may naririnig siya, tumatawa lang siya, naka... Ganyan lang yan, yung batang okay. Yan. Ano naman, Tita Nelly? Kasi kaya mahal na mahal ko yan. Kailangan talaga natin i-ano yung sarili natin. Mm. Yes. Tina, pansin yung mga katropa, tumatakbo ako dito para lang makomply yung... Ayan, sabi ko, tumatakbo yan. Ang papayat na rin yun, Tita Nelly, kasi... dahil kailangan ko kumain, kasi kung hindi, nagbumabagsak ang buta ko. Pero dahil matatapos na... ibabalik natin yung dati nating anyo. Ayan, matatapos medyo, na. Medyo, Brother Mark, Tita Nelly, ang oras ay napakahalaga. Na nalalapit no? Na naman. At, Brother Mark, magbigay ka ng kaunting mensahe, o hindi lang kaunti, talagang mensahe sa ating mga nakikinig. At doon, baka meron ka mga advertisement dyan, ha? Pwede saan ka pwede masundan. Yung mensahe mo sa ating mga nakikinig at nanonood. Salamat mga katropa na tagapakinig. Kapit lang tayo sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Sa buwan ng Santo Rosario, kasama rin natin ang ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria na nagtagapamagitan sa Ama na siyang gumagabay sa atin araw-araw. Patuloy tayong wag mawalan ng pag-asa na kapit lang tayo sa Diyos at sa mga may problema o naliligaw ng landas. Humingi lang kayo ng advice sa mga kapatid nating nasa simbahan o handang makinig sa atin kahit saan man kayo. Magdasal lang kayo, ang Diyos laging kasama nyo. At Ma'am Nelly, sa mga taga-Lingayen City, Pangasinan po, abangan nyo po ako sa Saturday, ang farewell ng replica ng Poong Nazareno, Senior Bless, kasi title niya is palayaw niya, Bless, ng Pinahan Chapter, ay aalis po ng Sunday ng October 21, before po ng October 20 ng hapon, magkakaroon po tayo ng malawakang pasanan sa inyong lugar. Kasama po ang pamilyang pinaglagakan o tumanggap sa kanya ng dalawang linggo. At maraming salamat po sa mga kapatid kong sumusuporta sa panalangin sa Poong Jesus Nazareno, sa mga deboto. At samahan nyo rin po ako sa anniversary ng Pritil and PJN sa October 26. Okay. Samahan nyo rin po ako dyan. At ang pagdating ng replica rin ng Poong Nazareno Senior Idol sa Barangay Bagong Silangan sa Sunday po ang dating. Kaso wala po ako, baka Monday po makasama nyo po ako dyan. At sa simbahan, iniimbitahan po ako ng simbahan sa Caloocan ng St. Francis of Assisi and Santa Quiteria Parish. Magbibigay po ako ng recollection for sa mga lecture commentator sa next Saturday na po yan. Mga servant. Opo. Iniimbitahan ko po lahat ng mga taga-parishioner yan. Maraming salamat sa inyong pag-imbita. At sa 27 po ay nasa Bulacan po ako, San Jose del Monte, Bulacan. Iniimbitahan po ako dyan para sa anniversary ng Senior Gala ng NPJN na kabalangay po namin. Tayo po ay magkita-kita at samahan po natin maglakbay ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Okay, thank you Brother Tita Nelly, Mark. At maraming salamat po sa pakikinig. Suportahan niyo po si Brother Mark at ang Serbisyong Bayani hanggang po sa susunod na Thursday at Friday po. Magkita-kita tayo, Tita Nelly. Okay, at ito po ang inyong katropa, Nelly Salanggit Ababon po, na bumabati muli ng magandang gabi po. Luzon, Visayas, and Mindanao, mahal po namin kayo. WWD 1134 kHz, Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134.